lamang ito ay hatid sa inyo ng Makating Higad, Buwayang Riding in Tandem, at ng isang di pa nakikilalang sakang. Hey! Tambalan na! Miss Juper! Dahan-dahan ang subo, baka mabilaw ka! Nicole Yala! Corrected ba ang hirap kayo lumabas ang kanin sa ilong? The Philippines' most popular DJ! Ang tambalan na kahit walang pera, mukha na mga artista! Yun! Naranasan mo na yun? Yung lumabas yung kanin sa ilong o kaya lumabas yung soft drink sa ilong? Noodles, partner! Pasta yung malaki! Macaroni! Yung malapad! yung malalaki yung mahaba! Palibasan din natin lang ng tawag! Ay, tinuro sa atin siya yun! Tinuro sa atin ko ng tawag doon! Yung malapad na pasta, correct, yun yung lumabas, yung ilang kanin, partner! Tulad siya, yung panglasanya po! Kaya yun po yung isang warning at isang pagpapaalala sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok tuwing umaga sa tambalan habang kayo po ay nag-aalmusal at habang kayo po ay kumakain ng spaghetti, ng lasagna at lahat ng mga bagay na malalaki. Uy, mahirap talaga. Mahirap! Naranasan na natin yung mali... Yung madalas kanin. Kanin, di ba? Parang hindi mo alam kung lulunukin mo ba siya. O isisik mo ba siya? Kung pilit mo siya lulunukin, yung gaganon ka or isisinga mo na hindi mo alam kung saan ang gagaling, di ba? Ang hirap. Pwede mo nga lang siyang sungkitin kung pwede mo lang tsaniin. True legend. Kung pwede mo pitik-pitikin yung ilong mo, di ba? Para umakyat o bumaba. Gagawin mo eh. Kaya hinahinay lang po sa pagsubo. Hinahinay lang po sa pagkain. Mahirap po yung dumadakdak, dumadaldal habang lumalaman tapos tumatawa at the same time. Yan ang mga nagiging epekto. Isa din yung soft drink, sobrang masakit din masakit yan. Masakit din yung soft drink. Nakakahilo. Parang leveling yan sa brain freeze. Correct. Diba? Yung kapag bigla kang uminom ng malamig tapos parang nanigas yung utak mo, di ba? Yung mga ganun. Pero pasalamat po kayo sa mga brain freeze na tinatawag. Ibig sabihin na nakaka-feel po kayo. May utak pala po kayo. Uy, pero totoo, masakit din yung sa soft drinks. Correct. Naranasan mo din ba, pare, kunyari sa paglunok naman, hindi naman pumasok sa ilong. Pero halimbawa, yung pechay, yung parang, gulay, yung malunggay, o kaya yung kangkong. Uh-huh. Yung tipong nalunok mo na, pero parang may niiwan na kalahati na correct. Hindi malunok-lunok. True legend. Yung parang, ninuya mo naman siya na maigi, pero parang may nakasabak, may nakasabit sa esophagus mo. Oh. O di ba, kung naranasan mo na ba, kabisyo Christian, pero pinag-uusapan na din ng mga green leafy vegetables na yan. Pechay, malunggay, mga kangkong. Naranasan mo ba yung kinain mo naman siya at ninuya mo naman siya na maigi, pero lumabas siya, ganun pa rin? Kadire! Nakakaloka! Ano ko din yan, partner eh? Mm. Bakit kaya ganun? Oo, oh, huwag na natin tanongin. Tinanong lang naman kita kung naranasan mo na. Huwag na natin ipaliwanag. Mahina-hina na po sa pagkain. Mahirap yung nasasamid. Correct. Mahirap din yung Nabulunan ka talaga. Nabulunan. O yun, nasamid na parang di mo alam kung naubo ka. O yun, nasamid ka sa laway mo. Mm. Yun, mga ganun din eh. Correct. Diba? Masakit kaya sa lalamunan yun. Kaya halimbawa, yung kumakain ka ng nanunuyo yung lalamunan mo. Yan. Tapos paglunok mo ng kanin, unang subo mo pala, correct, hindi ka makahinga na maayos. True legend. Eh, kailangan kasi bago ka kumain, lalo na kung umaga, diba? Tapos hindi ka pa na, wala pa tuyo ang lalamunan mo. Kailangan muna water ka muna. Correct, importante yun. True legend. Ano mo muna yan? Basain mo muna para mas, kaya nga po nag-water. Isipin mo kung walang tubig. Isipin mo kung walang soft drinks. Kung walang liquid tayong kinakain, paano po natin malulunok yung mga bagay-bagay? Isipin mo diba? Yun. Diba? Hindi po siya abot sa tiyan natin. Nakapara na lahat yan. Lahat po tayo tatalon para bumaba yung kinain natin. Correct. Lahat po tayo magpapatapik sa likod. Tapikin mo nga yung likod ko para bumaba yung kanin. Dalawang rice kasi nakain ko eh. Buti na lang, di ba? Ang galing ng mundo, meron tayong tinatawag na tubig. Correct, diba? Meron tayong laway para correct, makalunok ang pagkain. True legend, isipin mo na lang kung wala kang laway, kapatid. Oh, di ba? Ang sakit-sakit na, napakahirap na nangumuya ng mga bagay-bagay kapag ka walang laway. So, paano yung paghalikan ka na walang laway, partner, mahapit. Correct, mahapit talaga. E ba paano kung yung kasi magda-dry eh. Totoo yung mahap din. Magda-dry yung mga lips po natin, di ba? At kapag ka-dry ang lips, magbibitak-bitak. At pag nagbitak-bitak, tusok-tusok. Halikan ka na wala lang. Magaspang. O, hindi mahap din. Hindi na tuloy masaya ang halik. O, diba? Wala na tuloy mag-enjoy sa kiss. O, nakakalurk. Eh. Kaya ang galing ng pagkakagawa sa atin at ang galing ng mga bagay-bagay na naimbento para mapadali ang mga buhay natin. So, ay napakarami ng rason. Diba yung sa mga binanggit namin kanina, napakarami ng rason ngayong araw na ito para i-enjoy natin correct, ang buhay. Correct, goodbye. Yeah. Pero alam mo, Kabisyo Christopher, meron daw ano, kaya nga, diba, kapag ka bumabahin ka daw, ma-aching. Diba? Kaya sinasabi ng mga tao sa'yo, bless you. Yan. Kasi? Meron daw kasi nga ibig sabihin yan. Ano ang paliwanag doon? Ay, wala, tinatamad na ako. Ayoko na explain. Ay, nakakabiti naman. Ay, tayo na.
bigla ko naisip tamad na pala mag-explain. Hindi pero truly, kaya daw, bakit nga ba tuwing may bumabahing ang mga chick, di ba sinasabi bless you? Ang sabi daw, ang pagkakapaliwanag, i-correct nyo lang po ako kasi English po yung binasa ko. Hindi ko sure kung tama po pagkaka-interpret ko. Hindi pero ang sabi daw kasi kapag ka bumabahing ka daw, umaatching ka, your heart stops momentarily. Correct, totoo yun. Tumitigil daw na nga sumandali ang iyong puso. So bless you na pagkatapos ng atching na yan, ibuhay ka pa. O bless you, di ba, na na-continue pa rin ang buhay mo kahit tumigil lang sumandali yung puso mo. Yung mga ganon. No? Paano kung bigla kang humatching, hindi nagbumalik yung tempo ng puso by, mo? Oh. Tumigil na talaga po. At least bless you ka. Bless you ka. At least may bas-bas. Baka pumunta ka pa ng langit diretsyo. Well, di ba sabi nila ganun daw yun? Corrected by. Tsaka napag-aralan din natin ito sa religion natin dati na kapag halimbawa, may ang isang tao ay mamamatay na. Kunyari, tapos wala na makuhang pastor o wala na makuhang pare, walang tao sa paligid na pwedeng, kunyari nandun na, kumbaga aksidente or whatever, nasa pingit na siya, dumuduling na malapit na siyang kunin ni Lord, pwede ka daw magbigay ng ano eh, ikaw daw ang mag-bless sa kanya. May mga ganong explanation. Okay, dasalan mo, totoo na yun, dasalan mo na, di ba? Corrected by, o di ba? Kapag hintayin mo pa yung pare, di ba? Hindi niya naman dinig yung dasal corrected niya. Corrected by, dasal para sa kanya. Oh, parang feeling ko lang na naialin tulad ko lang siya doon sa bless you, di ba? Correct. Kasi nagsastop daw talaga yung puso mo tuwing bumabahin ka. Pero bakit ganun yung lola ko? Pag kunya, may humaatsi na ganyan, hindi bless you yung binabanggit ano niya. Ano sinasabi? Supe! Ewan! Parang pusa lang. Nagkakalag ka ng virus dito. Ah, ganun. Ayun naman pala. Eh kasi naman yung bahay mo ka, Bishop, pero syempre may laman. Eh kahit naman ako, sasabihin ko rin ganun. Supisi ka! Alerke. Tsaka alam niyo, kunyari, isa pang may relate ko lang din, partner. Kunyari, is... Ayoko na. Tinamad ko na rin. Tinamad ko ulit. Tamad ako ng araw na to eh. Oh, go. Kunyari, pag nakaramdam ka daw na parang naninigip naman yung ano, yung dibdib mo. Isa na experience natin kapag natutulog tayo eh. Oo nga, no. Hindi mo alam, ano ba to? Dahil ba meron tayong sakit? O talagang normal lang na minsan nakakaramdam tayo ng paninigip ng dibdib? Hindi ko alam. Puro cholesterol na talaga yung puso natin. O di naman kaya masyado na maliit yung bra mo para sa size ng bubelya mo. Naninilog ka na raw kasi gano'n. Correct, kaya masikira pa. Ito pero minsan yung parang nagko-constrict or nagko-contract. Basta yung ano, yung parang naninikip yung dibdib. Hihirapan kang huminga. Pilitin mo umubo kahit hindi ka inuubo. Kasi nabablock yung circulation ng dugo. Correct. Hindi umiikot na maigi yung ano, yung dugo mo. Totoo yan. So, umubo ka ng konti para kasi pag nag-umubo tayo, nagpa-pump ng ano, may puwersa yung pump ng heart natin. True na dyan. Iba yun yung ginagawa ng mga taong kapag ka nasa risk ka ng heart attack. Correct. Alam mo, nasa banyo ka, nakasara ang pinto, tapos naka-feel ka ng gano'n, na parang atakihin ka sa puso. Presence of mind, magang kabahan, kasi mas lalo maninikip yung dibdib mo. Pero ang gagawin mo, tama ka, Christopher, uubo ka. Pilitin mong umubo. Uubo ka ng malakas. Parang katulad din yun ng mga ibang may sakit sa may mga colon na sicknesses. Ang parang indikasyon ng doktor, kailangan daw umutot ka. Ay, totoo! Paano kasi kumutot? Alam mo, delikado yun. Mas matagal natin i-concentrate yung pagutot. Pero, ano nga yun, indikasyon yun eh, kapag hindi ka daw nautot, delikado. O di ba kaya pasalamat po kayo kung nautot po kayo ng wagas na wagas? Normal po yan! Kaya huwag niyong pigilan. Pag nakaramdam kayo ng pagutot, huwag niyong pigilan kasi delikado yun. Correct! Pag nakaramdam po kayo ng sakit sa puso, iubo niyo po yan. Huwag niyo din pong pigilan. Correct, kasi correct. Mali niyo yung pagutot at yung pag-ubo, di ba yan yung mga dahilan kung bakit humaba pa ang ating mga buhay. Sige niyo yun, no? Napaka-miraculous talaga ng buhay. Yung simpleng pagutot, correct. May purpose hindi, talaga. Hindi, totoo. Explanation yan. Paliwanag yan sa akin ng isang kong kaibigan na yung asawa niya daw ay may ganyang klaseng sakit na parang basta inoperahan siya doon. Tapos magiging indikasyon lang ng doktor na naging okay o successful ang operation kung makakautot siya. Isipin may mo mga na, ganun siya. Isipin mo talaga parang kunyari lahat tayo, kung tayo walang utot, kung tayo hindi umuutot, di ba saan lalabas yung mga gas na yun? Sa bunganga natin, di mas pangit naman yata. Corrected yun. Corrected by. Ang galing na pagkakagawa, di ba? Ang galing eh. Yung diba, o kaya tuwing uutot tayo, lalabas sa tenga, di ba? Paano nila kapag bumulong ka? Tapos sakto sa tenga lalabas yung utot, di ba? Ang galing eh. Ang galing, diba? Ang galing na bakit doon? Di ba? Bakit hindi sa talampakan? Oh, di ba? Diba? Isa mga butas ng ating katawan. Corrected by. Ang ating balat. True legend. Diba? Di ba? Ang galing ng pagkakagawa. O basta ha, yun yung mga paalala po namin. Hinahinay sa pagkain ang hindi mabilaukan. Correct. Nakaka-feel po kayo ng if you're choking, di ba? Ang kailangan lang eh, yung parang gaganan ninyo Heimlich maneuver. Yung i-press nyo po yung Yung tuhod nyo.
try ko lang kasi i-press. Malay mo. Matanggal yung bara. Huwag mo kasing kainin ng apple ng ano, buo. Ginong mo yayan, Chong. Huwag mo ganyan yung lechong baboy. Wag. Loka ni Bongga. Kaya nga sa baboy lang yung ginagawa. Ay, nakakalurig. Eh, yung mga ganyan. Tapos kapag ka nakafeel kayo na atakayin kayo sa puso, diba, umububo po kayo. O kaya bumaheng. Alam mo yung ginagawa ng ibang mga kaibigan ko na minsan hindi sila makahinga. Ang ginagawa nila, bumabahing sila. Kasi kapag ka bumabahing sila, parang nakakapag-exhale sila. Parang ganon. Totoo yun. Alam mo, dapat matutunan natin yung mga ganyan simple na mga first aid, ano? Oo, actions. Stop. Oo, correct. Tipo halimbawa, pag nakaramdam ka ng pumumulikat, ang hirap kaya pag pinulikat ka, kung lalo pag natutulog ka. Mula dyan, anong gagawin mo? Hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Ang gagawin mo dyan, i-bend mo. I-bend mo yung leg mo. Ganun lang. Bend mo yung leg mo, sideways. Ganun lang. Ikaw ba lang akong forward, backward, sideward? Bend mo yung leg mo para hindi mo mapansin na may pulikat ka pala sa legs. O di naman kaya bunutin mo yung pilik mata mo. Sakit niyan. Diba para hindi mo pansin na mumulikat ka pala. Kasi pulikat, mabilis lang naman siya eh. Diba? Mabilis. Ano siya eh, parang action, hindi siya umaabot ng minuto. Segundo lang yan ang sakit, diba? Pero sakit ang hindi ka talaga makakasalo ko pag binulikat ka. Kaya rin, nagsiswimming ka, partner. Siyempre, pag binulikat ka, hindi ka na talaga makakasalo. Lalo pa kapag ka nagsiswimming ka, tapos binulikat ka, magpapanik ka eh. Totoo yun. Diba? So, ang kailangan mo lang gawin, i-bend mo yung paa, diba? Yung paa mo. I-bend mo pa. Pabalik sa'yo. Papunta sa mukha mo, gano'n. Di, papunta sa'yo. Oh, papunta sa'yo. Papunta sa'yo, di ba? Yung gano'n. Para dumali din ng maayos yung lundo. Kasi kapag hindi mo alam yung gagawin mo kapag pinulikat ka, 10 days, malunod ka. Tulad kaya dyan. Dapat alam mo yan. Correct. O, di ba? Tapos, kapag ka alam mo rin na hindi na delikado ang dagat, huwag kang lumayo. Correct. Doon ka lang sa dalampasigan. Yung para magtampisaw ka lang doon. Pwede ka naman mag-swim-swim din na nakalahod, di ba? At least safe ka. At least yung natatapakan mo, isigurado ka nga. Alam mo yung natatapakan mo pa siya. Correct. Ito, katulad na ito, mga August, September, ito mga months ito na maulan, hindi ito safe ang dagat. Totoo yan. Tsaka minsan nakakadaya talaga ang dagat. Kala natin, ano, payapas. Oo, correct. Pero sa ilalim, grabe. Oo, diba? Nalalamon pala ng tao. Directed by, ayaw natin mangyari. Kaya yung mga tinuturo po sa atin sa school, di ba? Yung mga basic ng first aid. Naku, wag niyo pong babaliwalain yan. Nung nag-aaral ka ba, meron ba kayong first aid training? Meron kaming ganoon ng Red Cross eh. Correct, sa civil service. Oo, correct. O, di ba? Pinag, sa civil, anong tawag doon? Welfare service. Mm-hmm. Civil welfare service. CWS. Yes, sa school. Kaya dapat intindihin nyo. Oo, kasi akala ninyo, hindi kayo nakikinig dyan, hindi naman to importante. Pero malay mo, yan ang makasave sa nanay ninyo. Totoo yun. Yan ang makasave sa tatay ninyo, makasave sa inyo mismo, di ba? Kaya huwag nyo pong babaliwalain. Kunyari, limbawa, may ahas. Anong gagawin mo? Kapag ka may ahas, sampalin mo! Ahas siya! Duruin mo! Ahas ka! Inagaw mong asawa ko! Ahas ka, kriminal! Mga agaw magnanakaw! Ganun ang gagawin mo. Okay? Yan naman po ay hindi na ituro ng first aid, pero na ituro ng tambalan. Kapag nakakita ka ng ahas, duruin mo at sampalin mo. Ikaw ba naman, agawa ka na asawa? Ahasin ang asawa mo, hindi mo sasampalin? Tama naman na, tama ang sinabi, di ba? Mga iba pala nalilito tuloy yung mga kadisyon natin. Hindi, pero pag may ahas, di ba, ang turo din sa atin. Halimbawa, may ahas. Sam, dinuklaw ka. Hindi ka pa tutukawin. Ayaw ka pa tutukawin. Kumbaga, parating yung ahas eh. Huwag kang magpapanik. Okay, diba? Wag relax ka lang. Kanta ka, Tommy, maybe. Kala mo, affected ako sa presence mo. Hindi, no? Dahil sabi ng tambalan, wag daw akong magpanik. Relax lang daw. Hindi, pero ito naman turo ng Girl Scout. Alam natin mga stock knowledge ka kung agad to, fairness. Ewan ko lang kung applicable pa itong mga stock knowledge natin na ito. Pero yun yung turo. Kasi nung mga bata kami sa Girl Scouts, meron na itinuro sa amin yung aming camp leader. Na dati daw, meron daw isang Boy Scout na iwan sa isang tent. Nung naiwan siya sa tent na natutulog, hindi niya alam na may ahas pala doon sa loob ng tent. So, parang ang ginawa nung Boy Scout, na natili siyang still. At nag-relax siya, hindi siya nagpanik, nagpanggap siyang paperclip. Hindi, nagpanggap siyang punong kahoy. Kumbaga parang nagpanggap siyang bagay. Kasi alam niyo yung ahas, di ba napansin niyo kung halimbawa na, na-experience mo na yung magkarga ng ahas sa leeg, di ba? Yung sa mga zoo, di ba? Pag napapapicture, yung mga ganun, nakasmile pero takot na takot, di ba? Pansinin niyo kapag
nininervous kayo o kaya kapag naninigas yung muscle ninyo or nagpapanik kayo, mas lalong humihigpit yung kapit ng ahas sa inyo kasi nararamdaman nilang kinakabahan ka. Kasi nararamdaman nilang tao ka. Ang galaw ng ahas ay depende sa galaw ng paligid niya. Yan. Kanyari, di ba? Halimbawa yung cobra partner. Correct. Kapag... Kaibigan mo yung mga yun eh. Mga cobra. Totoo naman. Kanyari, pag nagsusway ka, susunod sa iyo yung ahas. Correct. Kasi yun yung nakikita niya. So, ibig sabihin, kapag nararamdaman niya na nagpapanik ang paligid, corrected niya, by, alam, din siya. Tensionado din siya. Tensionado din siya. Dahil wala naman siyang utak eh. Automatic na reaction niyan ay kalaban to. Correct. Bakit ganito yung nararamdaman ko sa kanya? Kalaban siya. Di ba ganun naman ang mga animals? Kapag parang nakakita sila ng kalaban, ang automatic reaction, kakagatin. Correct. Tutuklawin. Ganun. So, kapag kami ahas po na nandiyan sa paa mo, relax ka lang. At ganta ka lang. Nuni, nuni, nuni. Yung po ang ngongo version ng dubi-dubi-do. Na-relax ka lang tapos magpanggap ka na bagay na hindi mag-ano. Ikaw, bahala ka kung ano gusto mo isipin. Stapler ka ba? Tissue paper? Gitara? Picture frame? Basta kailangan ano yung na, ano ka, mag-relax ka lang. Para, skill ka lang dapat. Skill ka lang para umalis siya. At hindi, wala umalis siya. Correct. Parang parte ka lang ng ano, ng gubat. Alam mo ang basics na yan mga kaibigan. Dapat talaga matutunan. Di ba yung ganun din yung turi sa atin, kunyari sa dagat naman. Halimbawa, kunyari, lumubog yung bangka na sinasakyan mo. Yan. Tapos naka-vest ka na. Sa detente sinalangoy ka, paano kung may biglang dumating na pating? Ayan. Diba? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ay, hindi ko nabasa yan eh. Mukhang English yan. Kaya hindi ko na kinuntin yung basahin. Anong gagawin mo? Same explanation sa mga ahas. Ah. Play dead. Okay. Ganun yun. Kasi pag... Pero dapat ha, acting na acting pa. Kunyari sa pelikula, kunyari may camera, acting talaga na kalawit yung dila. Kaya tulala, yung gano'n. Gano'n ang gawin mo. Kasi baka mamaya, mag-eye to eye kayo nung shark. Makita niya na may spark, ibig sabihin buhay ka buhay pa. Ka. So kailangan play dead ka talaga. Huwag okay? Kang gagalaw. Mm-hmm. As in talagang, gano'n, magpadala ka lang sa ano, sa daloy ng tubig. Kasi isipin niya, kasi pag naramdaman niya may kumikitib-kitib sa'yo. Ibig sabihin niya may dugo ka. Correct, buhay ka, masarap kang kainin. Correct. So dapat paramdam mo na isa kang... Isang halaman. Correct. Lumulutang-lutang lang sa daga. Isa kang plywood, o, diba? Ganun din. Hindi kanila mapakilaman. Ganun na mga hayop. Eh, paano kung, sa bagay, naka-life vest ka naman eh. Kasi mahirap yung wala kang life vest sa sag-swim. Kasi syempre, gumagalaw ka nun, diba? Nagka-threading ka nun eh. Kapag pa ko jellyfish ako, hindi mo ko kakainin. Isa kong octopus. Wag, dikya ako, dikya. Huwag mo ako kainin. Yan. Kaya kailangan, yan, yung katulad na lang din ang na-discuss natin yung isang araw, mga basics ng saan hahanapin ang life vest kapag may mga ganyang klaseng emergency. Saan ang emergency exit? Saan ang fire exit? Correct. Kunyari dito sa station, Christopher, magkasunog, saan ang fire exit? Teka lang, wala pala. Wala yata. Yung sa office ninyo, di ba? Kanyari, pag may earthquake, di ba? Mm-hmm. Anong gagawin kapag may earthquake, di ba? O, anong gagawin? Ang unang mong gagawin? Sisigaw ka! Sigaw ka, earthquake! Baka hindi alam na iba eh. At least malaman na nila. Diba ang pangalawa mong gagawin? Diba ang sabi daw nila, maaalis ka dun sa mga bagay na pwedeng may matumba. Correct. So pwede kang pumunta sa mga ilalim ng mesa, pwede kang nga pumunta sa ilalim ng paso. Magtago ka. Hindi, pero katulad na yan, di ba minsan nag-earthquake drills tayo sa school, pati sa mga opisina. Minsan may take it for granted, iisip natin, ano ba yan? Bahala. Kasi sabihin natin, ano ba to? Sana nag-gumagawa na lang ako ng report, sana gumagawa na lang ako ng lesson, ganyan kaysa nagde-drill. Pero hindi mo kasi masasabi, at least kapag ka nagkaroon ng drill na ganyan, alam nyo kung saan hagdan kayo bababa. Correct. Diba? Alam nyo kung saan kayo dederecho, saan yung evacuation area na tinatawag. Importante na matutunan natin yung mga simpleng bagay na yan. Naman, kasi nakaka-save talaga ng buhay. Correct, maraming diba? Buhay. Parang, parang aso din, di ba? Di ba sabi daw nila kapag kalimbawa may asong gusto kang habulin, huwag kang tatakbo. Kagatin mo daw yung dila mo, hindi kanyang kakagatin. Hindi. Alam ko, kapag didikitin mo yung ano, yung dalawang mong pointing finger, parang hindi naman siya yun naman yun. Hindi, diba? Hindi, sabi daw nila, kapag may aso, huwag ka rin tatakbo. Correct. Kasi kapag ka tumakbo ka, masalo ka niyang hahabulin. Totoo yun. Diba? Yung mga ganon. Huwag ka lang gagalaw, magpanggap ka rin punong kahoy. Oo. Magpanggap kang ugat. Kaya isa kang punjay.
mga ganong klase mga bagay-bagay. Sana magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Tama. Yung mga ganyang simpleng natututunan natin. Corrected sa pagiginan or sa eskwelahan. True lang said, katulad ng araw-araw, paalala ng tambalan, na bumisita po kayo sa Chowking. Kung parang namatik naman natin ang sarap ng Chowpaw. Diba kailan nyo patitikman ng sarap ng Chowpaw? Baka nahuhuli na kayo sa magandang balita. Pero huwag kayong mag-alala. The Chowking Chowpaw is there to stay for good sa kanilang menu. Ang sarap niyan, mga kabisyo. Meron po chicken. Meron pong sausage, saka sausage special. Lahat yan masasarap and sarap starts at 25 pesos. Corrected ba? Kaya punta na po kayo sa pinakamalapit na Chowking. Okay. At kung gusto niyo naman po manalo ng 10,000 pesos, uy, alam niyo po ang Ginebra San Miguel bongga. Dahil sapagkat because ang Ginebra San Miguel ay namimigay ng 10,000 pesos kada linggo para sa Let's Play Ginebra logo! Pag pumunta kayo ng Minista, pangakalaing Ginebra, bibili kayo siyempre ng Ginebra San Miguel products. Correct. O kaya Magnolia Healthy Beverages. Yan. Huwag niyo pong itatapon yung mga resibo ninyo. Kasi yan yung magagamit ninyo para makasali kayo sa pa-promo. Kasi ang pa-promo na ito, para pong loto ang idea ng promo na ito. Correct. I-input niyo lang po, hanapin niyo po yung tablet sa Minista kung saan niyo po i-input yung official receipt number. Correct. Pagkatapos, so pipili ka ng mga logo, tatlong logo. Tapos, ayun na, yun na yung taya mo. Tapos, meron pong winning combination. Yun. And naabangan nyo po yung mga winning combinations na ito every Friday sa Bulgar Abante Tonight, Filipino Star ngayon at saka Solar Sports. Correct. Baka kayo na nanalo. Baka kayo na. Di ba? Nang bonggang-bongga. Batiin natin na maganda-maganda morning. Wala daw tigil sa pag-ayos ng bahay since nag-transfer sila last week. Ang bagong angel ni Attorney Rina na si Ate Vivian Ninyalga Bayagna. Ayan. Ate Vivian, good morning. Salamat sa pagtutok. Nakatutok sa atin si Miss Debbie at ang kanyang buong klase ay habang sila nagkaklase ng katambalan, partner. Oy, wow, bongga. Thank you. Class 1A12101. Miss Debbie, akabat ang inyong mga estudyante. Good morning. Maraming salamat sa inyo. Ang haba naman ng class number. 1A101. Nakaantabay din ang bonggang-bongga and batiin natin ang belated happy birthday si Rhea Gatmaitan. Ayan, from J&J. Belated happy birthday sa iyo, Rhea Gatmaitan. Thank you. We love you. Love nyo daw ang tambalan at love din namin ikaw. Salamat. Iba na pala ngayon, civil welfare. O tama nga, civil welfare service. Ano ba sabi ko kanina? Iba nyo nagtuturo ng first aid. Di ba yun naman sabi ko kanina? Oo, parang civil service. Civil welfare service. Yun. Warfare siguro narinig. Civil warfare service. I think naman yung sinabi mo kanina. Tuturo ng first aid. Corrected by Bongga. O siya mga kabisyo, banding-banding na nga tayo ulit sa susunod ng tambalan. Follow sa Twitter, twitter.com/Nicoleala, N-I-C-O-L-E-H-Y-A-L-A. Ako naman, Chris Chuper, C-H-R-I-S-T-S-U-P-E-R 907. Pwede niyo po kami text. Love Radio, that's one word. Space or message, send mo lang yan sa 2600. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicoleala. At ako naman, si Cambio Gang, Chris Chuper. At ang aming paalala na dapat ay memorize na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba.